So hey guys, what's up? It's me back again, Zylan. Welcome back to my YouTube channel. For today's video, yes. All about Shopee again and pagkakakitaan again and you know. May nagtatanong sa akin, Ate Zai, bakit po na-delist yung product ko sa Shopee? Ate Zai, bakit po na-ban yung store ko sa Shopee? Ang sakit isipin pagkaganto guys. And nangyari na sa akin. And ito, live kong ipapakita sa inyo yung product na dinilist ni Shopee sa shop ko. So yan, punta tayo sa Shopee ko. Shopee ko is the secret store and yan, makikita niyo lahat dyan kung ano nilalaman. Punta tayo sa my products. Sa my products, yan, makikita niyo yung portion na live. Live is yun nga, nasabi ko na sa first video ko, yung mga product na active and ginagamit or yung continuous na meron ka sa shop mo. And then merong sold out. Yung mga sold out is, let's say, yung product mo is 10 lang and lahat yon na sold out, dito siya papasok sa sold out. And then meron din dito na violation. Sa ilalim ng violation, meron ditong banned, deboosted, and Shopee deleted. Sasabihin ko rin sa inyo isa-isa kung anong ibig sabihin niyan. And then meron ditong delisted. Ang delisted is ibig sabihin nun is ayaw mo lang i-publish or ayaw mo lang na mag-display dun sa mismong store mo. Pero sooner or later, if decided ka nang i-post uli or i-publish yung product mo, since let's say madami na uling supply, click mo lang yung publish para mag-appear ulit siya doon sa shop mo and then sa my products. So dito tayo sa ban, sa may violation. Live kong ipapakita sa inyo guys. Meron akong na-violate. Yun yung sabi ni Shopee ha. Sa banned is, binan yung product mo. Ibig sabihin nun guys, hindi na or hindi mo na pwedeng i-post yung product na na-ban sa'yo. Bakit? Na-violate niya yung Shopee rules and guidelines na meron si Shopee. Basahin nyo na lang yan dyan guys. Ilalagay ko yung description kung ano or kung ano-ano ang dapat nyong iwasan sa paglalagay ng products. Alam nyo naman, si Shopee, medyo strict yan since siya yung pinaka-convenient na pwede kang maging seller and pwede kang magkaroon ng income. And then, meron tayong deboosted. Ibig sabihin naman, guys, ng deboosted is yung binoost mo pero in-unboost ni Shopee. Bakit? May violation ka na naman for sure. Yun lang yung ibig sabihin nun. Hindi niya, hindi pinatuloy ni Shopee yung boosting na ginawa mo. So, yun nga, ang gagawin mo lang is mag-request or i-check mo kung anong mali sa description or sa product na nilagay mo. And then, meron tayo dito na Shopee deleted. Ang sakit lang isipin guys na meron tayong ganito na nagkaroon ako ng Shopee deleted. Well, alam ko naman to na ganito talaga yung mangyayari. Since ang nilagay ko is for Shopee checkout, be aware sa mga words na nilalagay nyo. And aware ako na bawal to. Pero I decided to put it pa rin para lang may malagay akong description dyan sa product na yan. Yun yung pagkakamali ko. So, ang nilagay ko is for Shopee checkout only, which is bawal yon. Bawal mong gamitin si Shopee na platform para lang makapag-ship. Nagigets niyo ako. Bawal kang magpa-Shopee checkout na gagamitin mo lang si Shopee kasi kailangan mo ma-ship yung product mo kay seller. So, yan. Pinagbawal siya. Nakakaiyak lang kasi ang nahalagay na reason is prohibited product. Since alam ko na talaga in the first place kung saan ako nagkamali and alam ko na sa pangalan talaga. So, ayan. Ate Zai, mababalik pa ba yung dinilit ni Shopee sa products mo? Ang sagot is hindi na guys. Hindi na yan mababalik. Unless, ang gagawin mo lang is wala kang choice kung di i-click ang dismiss. Para matanggal siya or mawala na doon siya kung nababothered ka. Kasi nakikita mo na may Shopee deleted. Alisin mo lang siya guys. Click mo lang yung dismiss. And ayan, permanently deleted na siya. And hindi mo na mababalik. That is your warning and then alam ko na kapag inulit mo yon, pwede kang i-ban and i-delete mismo yung Shopee mo ni Shopee. I have encountered na meron akong Shopee store na in-orderan and then after a week,
na-delete siya, guys. Nakakaiyak lang. And nakakatakot kasi kagaya yan, yung store ko is pinaghirapan ko to. Pinaghirapan ko yung followers na meron dito. And, you know, yung mga sold outs kung ilan na, pinaghirapan natin to. And dadating lang sa point na i-delete ni Shopee. So, guys, as a seller, be aware lang na maiwasan yung mga gantong bagay para hindi rin mauwi sa wala yung lahat ng efforts na in-input mo dito sa Shopee na to, sa Shopee platform na to. So, ayan, ang ginawa ko is, dinismiss ko lang kasi wala na akong magagawa eh. Hindi ko na siya pwedeng ibalik or hindi ako pwedeng umangal since yan nga, ang naging reason is prohibited products, pero ang alam ko is ganito lang talaga. Yung name lang talaga yung nagkamali since yun nga, bawal mong gamitin si Shopee as shipping lang. So, ayun, please make sure na mabasa mo yung mga guidelines ni Shopee kung paano maiiwasan yung gantong bagay as a seller. And, of course, para yun nga, para hindi mauwi sa wala lahat ng pinaghirapan mo. That's all for today's video. I hope you guys enjoy watching this video. Do not forget to put a thumbs up and hit the notification bell para lagi kayo updated sa lahat ng i-upload ko. If ever may questions pa rin kayo regarding sa Shopee, feel free to comment down below and sasagutin natin yan and gagawa tayo ng tutorial para matulungan kayo, guys. That's all for today's video. Follow me to all of my social media accounts, Facebook, TikTok, Instagram, and my Shopee store. Follow nyo dyan. That is all for today's video, guys. Bye! Like and subscribe!